Isa na naman pong underground hospital ng mga Inchik. Ang sinalakay ng National Bureau of Investigation at ng ilang mga local police na bulag. Dalawa po na Inchik ho ang naaresto na naman. Ito po'y sa Angeles City, mga kaibigan, sa labas po nung Clark, kung saan nahuli kamakailan din ang isa pang underground hospital. At ito rin pong palasyo, mga kaibigan, nakikipasok na rin po doon sa issue ng PNP Sex Point, na kung tawagin nila Sex for Pass. Tandaan ninyo, ito yung mga police, di ba? Na ika nga, pupuntahan sa bahay yung mga gustong biktimahing babae. Aalokin ng passes. Ang tawag doon sa passes na dala nila, hindi quarantine pass eh. Idol? Alam mo ba tawag doon? Quarantine pass. Alang ya kayo. Pati yan, naisip nyo pa. Alang ya mga pulisya, no? Eto ho'y ngayong araw nangyari, mga kaibigan, na sinalakay ang hindi lisensyadong medical facility na pinaniniwalaan daw. Yung pinaniniwalaan, ayaw nyo pang kumpirmahin, nahuli nyo na nga yung Inchik. Na pinatatakbo ng dalawang ng mga Chinese national, ha? Para gumamot ng mga pasyenteng ng COVID-19. Ang National Bureau of Investigation at yun daw local police doon sa Angeles, ha? Inaresto yung dalawa o naaresto yung dalawang Chinese national at nakumpiska ang mga COVID-19 testing kits mula doon sa falsipikadong ospital na yon o gerilyang ospital, mga kaibigan, sa isang village dyan sa Angeles. Ayon po sa balita, itong raid na ito ay nag-participate din dito ang Food and Drug Administration, ha? FDA. Ito raw ay nadiskubre isang linggo na matapos itong mga otoridad ay ni-raid yung nasa loob sa Clark, ha? Yung pong isang falsifika. Ang dami pa niya, sigurado. Mantaki mo, yung Clark, nasa Angeles yan eh. Hindi ba? Ang pinag-uusapan natin, Angeles pa lang. Pangalawa na ito. Gaano karami yan sa iba't ibang lugar? Dito ho sa Metro Manila, dito sa tambak din ang Inchik dito, di ba? Sabi ko nga sa inyo nung nagkaroon ng lindol, yung mga sumusubaybay sa atin, di ba? Nagulat ako eh. Inabot kami ng lindol, hindi namin naramdaman sapagkat kami ay nasa loob ng sasakyan na umaandar yung sasakyan. Magmula ho dyan sa Makapagal, papunta ng Maynila, lahat ng building, ha,
Doon mo makikita, matatakot ka. Nasa labas lahat ang tao. Ha? Lahat. Hanggang sa Maynila yan, ha? Magmula sa Paranaque, ha? Yang Macapagal Avenue na yan. Hanggang Maynila, nadaanan ko sa Katerbang Incheck. Kaliwa, kanan. Di ba, karsada yan na magkasalungat na direksyon? Oh, yung sinasabi natin kaliwat kanan, ang humahati sa dalawang direksyon, island, di ba? May island yun sa gitna, ang karsada. Ultimong yung island na yun, punong-puno yun ng mga Incheck na naglabasan. Yun pala, pag kinalog mo yung mga building na yan, ang lalabas Incheck, lahat ng building, mga kaibigan, ganong karami yan. Oh, eh kita ninyo hanggang probinsya yan, di ba? Hanggang Visayas, siguro lalo-lalo na sa Mindanao, sa Davao, especially, ha? Mga kaibigan, sang damakmak yang mga Incheck na yan. At kahit saan may ospital, lalo na ngayon na merong pandemic. Mantaki ninyo, nakapagtataka nga eh. Eh, sabi nga nung isang nakikinig sa atin, di ba, nung isang araw, baka yung pagpunta rito noong mga Incheck na kunyari eh, nagboluntaryong tutulong, may naitulong ba? Wala naman eh, di ba? Kunyari, nag-inspeksyon sa ospital, kesyo kulang ng ganito kayo, eh pero after that, ano na nangyari? Mga kaibigan, wala, hindi ba? Pero nung dumating yung mga yan, may mga dali. Eh posible nga na totoo yun kasi kung atin pong iimbestigahang mabuti yan, ang unang-unang dapat na managot dito, ha, eh yung Bureau of Customs. Paanong nakapasok dito yan? Kailangang sila ang magpaliwanag. O, katulad din, simple ito eh. Ang hirap eh. Ang sinasabi, di ba, kesyo iimbestigan, ang tanong, kailan makakatakas yung dalawang Incheck na naman na yan, na bago na namang nahuli, mga kaibigan? Yun ang tanong dyan eh. Oh, ngayon, dito sa isang nangyari kasi, bago ito, doon sa loob, sa Puntana Idana, sa Clark, na nahuling medical facilities ng Incheck, sipin mo, huli na yung suspect na mga Chekwa, abay, nakatakas pa. Tapos eh, nagmamagaling si Kwan, si DOJ, si Gibara, na kesyo paimbestigahan daw o pahahanap daw nila yung mga Incheck. Eh, panagutin nyo muna yung polis. Di ba? Bakit yung polis, nakapagtataka, wala kayong sinasabi kung kakasuhan o ano? Ha? Hindi ba dapat kasuhan yung mga polis? Bakit nila pinalaya imbes na sila ang magsampa ng kaso laban doon sa nahuli nilang suspect? Eh, abangan natin kung itong... Eh, kung sa bagay, wala rin naman mangyayari, mga kaibigan eh. Di ba sigurado eh? Eh, dami-dami ng insidente ng krimen dito. Ito lang ospital, oh, ilan ang violation niyan, ang dami niyan. Hindi pa nga nila sinasabi kung itong mga Incheck na ito ay may mga dokumento para sila manatili dito sa bansa ng legal. Unang-una, kahit legal lang pananatili nila rito, aba eh, bakit kayo nag-ooperate ng ospital? Saan kayo humingi ng pahintulot? Ano yung pahintulot nyo? Verbal? Ha? Oh, kanino? Kanino kayo humingi ng pahintulot? Basta ka lang pwede magtayo ng ospital? Eh kahit Pilipino ka, hindi na makapagtatayo basta-basta ng ospital nang hindi mo
susundin ang mga batas. Di ba? At hindi ka rin pwede mag-practice kahit Pilipino ka ng medicine kung hindi ka naman doktor. Oh, ito ba mga ito, kahit doktor yan, eh kailangan pa rin nilang magkaroon ng lisensya para sila makapag-practice ng medisina dito sa ating bansa. Ilan yun? Yung mga gamot, ibang violation na naman yan. Oh, hindi ho ba? Eh, hindi mga rehistrado, hindi mga kwano, ha? Hindi dumaan sa FDA. Oh, pero ang problemang pinakamalaki, ha? Bakit hindi tumitigil ang pagdami o ang kaso ng nagpo-positibo dito? Hindi kaya yan ang dahilan? Iyaan pong mga ospital na yan? Sapagkat sila may dala niyan eh, dito sa Pilipinas eh, mga kaibigan eh. Siyempre, ang contact, yung local contraction, yung paghawa, sila ang unang magkakahawahan eh. Bakit ikanyo? Kasi ang pinupunta ng mga inchik na yan, isang kumpol yan, halimbawa sa isang lugar, oh, may mga restaurant ng inchik dyan. Ha? O pupunta sila, yun din mga restaurant na yun ang pupuntahan nila pare-pareho. Di ba? Doon nagkakalat sila. Sila-sila. Pagkatapos, iniahawa sa publiko, sa mga Pilipino na nakakasagap nung kanilang virus, mga kaibigan. Eh kaya hindi humihinto ang pagkalat niyan. Subukan mo, alisin mo yung mga inchik, mga kaibigan. Oh, sigurado, bibilis ang pagtigil ng pagkalat niyan, mga kaibigan. At sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Eh bakit meron kayong ipinasang batas ngayon? Pinasa na sa second reading na pinagtitibay na ang pagmamay-ari ng mga dayuhan, 100% ang pagmamay-ari ng mga dayuhan sa mga negosyo dito sa Pilipinas. Kasama ang communication. Therefore, kasama ang media. Sige nga, bakit hindi kayo nagsasalita ron? O ikaw, Marcoleta, ano masasabi mo ron? Congressman ka, sa inyo yan eh. Nasa teritoryo ninyo yung batas na yan. Bakit pinayagan ninyo? At yan ay labag sa konstitusyon. Kaya dapat makulong kayong lahat eh. Matanggal kayong lahat for culpable violation of the Constitution. Bakit kayo gumagawa ng batas na labag sa saligang batas? Ano ba ang nasa saligang batas? Hindi pinapayagan ang 100% ownership ng dayuhan dito sa Pilipinas under the law. Ha? 60-40. 40 lang. At hindi rin pinapayagan ang mga dayuhan na mamuhunan sa mga negosyo na may kaugnayan sa public utilities
at communications business. Oh, bakit niyo ginawa yan? Hindi ba bawal yan? Labag sa batas yan, batas na ginawa ninyo. Wala kayong kapangyarihan na kalikuti. Salungatin mo yung konstitusyon. Bago kayo makagawa ng batas na ganyan, na sinasabi niyong 100% ng ownership, foreign ownership, ng negosyo dito sa Pilipinas, o ano pa mang pagmamayari, kailangan baguhin mo muna ang konstitusyon. Kung hindi mo binabago ang konstitusyon, eh tahasang yan ay paglapastangan sa saligang batas. Ano sa inyo ngayon? Ako, ito sabihin ninyo, ibang issue pag-uusapan natin kung wala yang na hindi mo ikakabit sa prangkisa ng ABS-CBN. Mas marami pa ako masasabi sa inyo. Valid, issues. Oh. Eh, sa inyo, paratang lang . Bakit? May nag-complain ba sa sexual abuse na sinasabi ng mga yan? Wala naman . Oh, ngayon, eto puro chismis ng mga taga-ABS-CBN niya. Subukan ninyo, hindi maisasangkot sa prangkisa. Yung wala, hindi pinag-uusapan ng prangkisa, ibang issue. Oh. Baka mas matindi pa ibanat ko sa inyo kaysa sa inyo. Ako, sanay na dyan. Sanay ako makipaglaban ng mag-isa. Tandaan ninyo, sa issue. Sanay ako manindigan mag-isa sa issue na aking pinaniniwalaan. Nung araw, nandun kami sa kabilang himpilan, 2011, ayan, hanggang ngayon, nakikinig sa atin ang iba. Nung tayo'y nandun pa, hanggang ngayon, nasundan pa tayo dito. Ano ginawa namin noon? Ano ginawa ko noon? 2011, sino ang pinagbababanatan ko araw-araw sa aking programa? Sino? Si Laila De Lima. Hanggang sa isang araw ay pinangunahan ko ang isang rally sa labas ng Department of Justice sa harap kasama ang mga nagboluntaryo nating listener. Hindi kami ganong marami, pero quality kami. Kasi hindi ko sila binayaran. Hindi ko sila binili. At naniniwala sila sa simulain na aking ipinaglalaban labang kay De Lima. Hindi ba hinihiling namin na si Bakinyan sa pwesto tanggalin sa pwesto? Sino kakampi ko nun? Eh, nung wala na si De Lima, tsaka kayo tumapang . Kaya, tsaka nyo minumura si De Lima nung wala na si De Lima sa pwesto. Oh, di ba? Paano hindi na makakaganti sa inyo? Eh ako, ano ang consequence na nangyari sa akin dahil sa ginawa kong pagrarally? Ano kabayaran? Eh, totoo naman ang pinaglalaban ko. Ano naging kabayaran? Maga kami nagrally. Tanghali pa lang, tinatawagan na ako nung istasyon na pinanggalingan ko. Wag na raw muna akong mag-report sa trabaho. Oh. Hiningi na ni De Lima pagsibak sa akin. Eh kayo, ano puhunan ninyo? Nagtatago lang kayo sa Facebook . Akala mo, may pinaglalaban kayo? Wala kayong pinaglaban. Oh. At yan, hindi mo na mabubura dahil nasa internet yan . Recorded na yan . Yung ibang reporter dyan ng Department of Justice . Kinakantsawan pa kami.
Yung bang tinutuyakap eh, konti lang daw kami. Bakit? Kailangan ba pag may pinaglabang ka, marami kayo? Ha? Hindi. Pag may pinaglalabang ka, kahit anghel pa magsabi sa'yo na mali ka, pag tama ka, tama ka. Oh. So, ano nangyari? Eh di ba, naging tama ako nung panahon na ni Duterte. Pero kayo, yung mga bumabanat kay Dilima, nakiki lang kayo. Nakiki. Nakikigalit. Pero wala kayong knowledge, di ba? Wala naman kayong alam. Oh. Yun ang maglalaban. Pag alam mong tama ka, makipaglabang ka. Alang-alang sa ikabubuti ng marami. Hindi personal. Eh sa inyo, personalan eh. Lalabas na ninyo, sex eh. Bakit? Kayo ba hindi nakikipag-sex? Di ba? Hindi lang kayo nakukuna. Siguro, mas mabaho kayong tignan. Di ba? Kung makipag-sex kayo, para kayong mga baboy na. Oh. Di ba? Hala yan, hindi kasama yan. May issue, pinagre-resign ko si Dilima. Oh. Eh kayo ngayon lang eh. Nung pumasok lang si Presidente Duterte, tsaka kayo nakikibanat kay Dilima eh. Di ba? Nanalo pa nga eh. Oh. Sipin ninyo. Eh tayo po'y magpapaabot muna ng ating pong taus-pusong pakikiramay sa isang katropa natin, mga kaibigan, kaya katropang Rosita DC sa pagpanaw ng kanyang kapatid na 3 taon nang nakaratay sa karamdaman ay pumanaw na po si Domingo D. Ito ho'y kapatid ng katropa nating Lapid Fire na si Rosita DC. Ha? Eh, ang mahirap lang ay hindi tayo makapunta para ika nga po magpaabot ng ating pakikiramay, magpadama ng ating pakikiramay sapagkat bawal, di ba? Binabawal. Oh, mga pwede naman ang social distancing eh, di ba? Sa ganyan. Kaya dapat ang Burulan eh, meron ko niyan eh, yung medyo open, di ba? Yung lagusan ng mga kuan, ng mga hangin, ha? Para kapag ka ganitong panahon, eh kuan, hindi maiiwasan yung mas mabilis na pagkalat ano, ng mga ganyan. Lima, itong mga COVID-19 na ito, eh, kaya pinagbabawal eh. Dahil po sa pagtitipon din yan eh, ng mga tao, di ba? Eh, kaya lang, malungkot kapag sabi ko nga, nung simula pa lang eh, ang mamatayan, di ba? Ngayon, eh dahil sa, ano ho, walang makakapunta, walang makakasilip. Di ba? Kahit gustuin mo at gustuin man may katawan, eh maring matakot ka rin. Di ba? Oh, lalo pa ngayon, kung ang isang tao, kahit hindi namatay sa COVID, ba eh, na-ospital ka bago ka mamatay at inabot ka ng kamatayan halimbawa sa ospital, eh lalo ka nang naloko. Di ba? Eh, susunugin ka ng ospital eh. Pasusunog ka nila eh. Oh. Wala na. Hindi na ma... Ako, ilang beses na nakapunta sa mga lamay na ano, na kinikremate. Pagka na-cremate, nagpunta ka rin, cremated na eh, di ba? Oh, eh, ginagawa yung lamay after ng cremation. Bay, napakalungkot, di ba? Kasi nasanay tayo dun sa kwan eh. Nandiyan yung labi, di ba? Tinitignan mo. Ha? Eh, pagka yung nakremate na, parang ay hindi nakikipaglamay eh. Ang pakay mo na lang doon, makipagkwentuhan. Di ba?
wala na yung kwan eh. Wala kang madadamang lungkot eh, di ba? Oh, nag-aano. Eh, pero kami ho, ito yung mga kasamahan natin sa Lapid Fire, tropang Lapid Fire. Nagpapaabot kami ng ating taus-pusong pakikiramay kay Rosita DC, sa pagpanaw ng kanyang kapatid na si Ginoong Domingo D. Nagmamahal sa'yo dito sa bayan ko lahat.